Content ko. Syempre gusto ko muna mag ano, i-take tong opportunity para magpasalamat sa inyong lahat kasi kahapon lang ako gumawa ng YouTube account. And then my God, meron agad akong 67 subscribers na my God guys. Sobrang overwhelming. Nakaka-touch. Sobrang nakaka-touch. Nakaka-touch. Intro ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Without you, grabe, sobrang nakatulong sa akin to start this journey. Wow, journey. Meanwhile, so I'll be introducing myself muna. So, may ang full name ko talaga, Maria Glonel Andalion Hebaron. Bachelor College with a course of Computer Engineering sa... AMA Computer College at Lucena City. One eternity later. So we have here the first question. Ang galing kay Mark Eldrian Banday Daja. Shout out sa you, my friend. What's one moment that you wish rewind and replay 100 times? My God! English! So, ang sagot ko dito, yung moment daw na siguro ang gusto kong moment na pinaka-best moment sa akin tapos gusto ko balikan 100 times kahit million times pa yun is yung last birthday nung papa ko sa Santa Rita Island Resort kung saan grabe kompleto kami pamilya. It was so amazing. Yeah. Kasi sobrang saya. Andun kami lahat. With foods, with ano. As in, sobrang saya. Yun yung gusto kong maulit. Kasi sino ba naman ang hindi sasaya kasama ang pamilya, ang buong pamilya, di ba? Yeah. That's my answer. Thank you. So, mula naman kay Ate Christine Zamora. Ano ba dapat ang mauna sa pagigisa? Bawang o sibuyas? Parang pil ko ang mauuna dapat apoy. Kasi kahit isalang mo yung kahit isalang mo yung sibuyas, magdamag isang taon, ganon. Hindi matututo pag walang apoy. Ang tinatanong niya dito kung ano daw mauuna, sibuyas o bawang. So, pil ko ang mauuna, bawang. Kasi bawang, matagal siya masunog eh. Unlike dun sa sibuyas, ilagay mo, bilis siya masunog. Yan may kulay ko, ganun. Para ko sibuyas kasi, sunog ako. Ayun, ano, siguro po bawang. Bawang inuuna. So, thank you po Ate Christine. So, nagmula naman kay Aya. Aya Imperial. Anong gusto mo? Malaki o maliit? Oh my God! Wow! Masyado kayong iba yung nasa isip nyo. Malaki o maliit na pagmamahal ang tinatanong niya. Guys, kayo naman ang cutify o kung ano-anong iniisip nyo. So para sa akin, syempre, yung malaking pagmamahal. Kasi we all deserve to be loved. We all deserve to be loved and loved and loved. Sa buhay, kailangan natin ng malaking pagmamahal. Alam niyo ba kung bakit? Kasi ganun. Mas pipiliin ko yung malaking pagmamahal. Kasi kung may kahati man ako, at least lamang ako kasi mas malaki yung sa akin. Ganun. Huwag kay Papa lamang. Ipaglaban niya yung katapatan niyo. Paglaban niyo! So, thank you. Thank you, Aya. So, next question po galing ulit kay Mark Eldrian Banday Daja. What kind of music do you listen to when you're sad? Alam mo kasi pag malungkot ako, hindi ako nakikinig ng music din. Nangungulangot ako sa pader. Nangungulangot ako sa gilid, tas pahid sa pader. Basta marami.
tapos nakatakong ano yung mapindit ko, yun na yun. Kasi pop, I love music kahit hindi ako magaling kumanta. I love music, pero mas mahal kita crush. Meanwhile, so, galing naman sa aking pinaka-close friends na si Crystalline and Defonso, tanong niya, kailan ako magkakajowa? Alam mo, friend, nasa sa'yo yan, kung kailan ka magkajowa. Siguro magkakajowa ka lang. Pag sinagot mo na yung mga, siguro, 300 mong manliligaw. Oh my God! Wow! Umili ka na doon. Di ba kasabi mo? Walang masama, pagsabay-sabay, basta hindi alam nung iba. I am the one, the way your son don't need... Diba? Oh, nakatandaan ko pa yung advice mo sa akin, di ba? Hindi, seryoso siya. Siguro, friend, paghanda ka na, pag hinanda mo na yung sarili mong mag-commit sa isang relationship, ganun, hindi yan minamadali. It takes time para ano, maging ready ka sa ganyang bagay. So, ayun. Thank you sa question mo. So, we have here the next question. Galing kay Lou Jenedine Pinolia. Shout out sa you, my friend. Tanong niya, bakit ang cute ko? Siguro alam mo kasi yan, di ba magkaklase tayo last time? Siguro hawaan lang yan. Alam mo, yung generation ng pagka-cute ng mga tao, eh galing talaga sa akin. What the fuck? So, yan, hawa lang kayo ng kapitan sa akin. Kasi ang pamilya nito, ang vlog nito ay pamilya ng mga cute. Kaya tama-tama na nag-subscribe ka sa vlog na to. Sa channel na to, kasi family tayo ng cute. Hi friend, kamusta? Ganun, miss you na. Stay pretty, mama. So, next question galing kay Erica Pellejera. Super intense, te. Nagmakaawa ka na ba para hindi ka iwan ng taong minahal mo? Ano, nagawa ko na siyang magmakaawa. Sa taong minahal ko, nagmakaawa ko para hindi ako iwan. At least, diba, you did your best as a partner. Isipin mo na lang, nagmakaawa ka sa kanya na huwag kanyang iwan at binaliwala lang ngayon, hindi niya pinansin. Hinayaan ka niya, yung pagmamakaawa mo yung binaliwalaan niya. Isipin mo na lang, nasa ginawa niyang yun, sino yung nawalan, di ba? Ang taong mahal siya, sino yung nawalan ng taong tanggap lahat siya, sino yung nawalan. Ang isipin niyo, you did your best as a partner. Kahit hanggang sa huli, sandali ng relationship niya, di ba? Kumapit ka kasi nagmakaawa ka, ganun. That's mo yung best mo, hindi mo siya sinukuan ka. Hanggang sa huli, lumaban ka, di ba? Hindi mapapaisip ka na lang, sino yung nawalan nung iniwan ka niya? Siya yung nawalan kasi nawalan siya ng taong minahal siya, nawalan siya ng taong tanggap na tanggap siya. Ganun. Kaya alam niyo kasi mga ka-beautify, yung mga taong papasok sa buhay natin, dalawang klase lang yun. It's either blessing or lesson learned. Blessing kung mag-stay siya hanggang huli, kung hindi tayo iwan, kung hanggang pagtanda natin, kasama natin, yun yung tinatawag natin na blessing. Kasi dumating siya sa buhay natin na hanggang dulo kasama natin. Pag lesson learned naman ang isang tao, ito yung tinatawag natin na panandalian lang sa buhay natin. Papasok siya sa buhay natin, papasayayin tayo, at sa huli, masaktan din tayo. Thank you, Eric. So, next question po. Galing kay Rachel Ann Hassan Ramirez. Shout out sa iyo, friend. Close friend ko siya. Anong klase akong tao o kaibigan? Alam mo, si Rachel po, siya yung klaseng kaibigan na cheater. So, si Rachel po, siya yung tao ng kaibigan na one call away na pag sinabi mo, friend, may mga chicks dito. So, bilis siya ng takbote. So, si Rachel, siya yung tao na one call away siya sa lahat ng bagay. Sabihan na, kailangan ko ng tulong, kailangan ko nandito ka na, samahan mo ako sa ganyan, samahan mo ako sa ganito. Siya yung kaibigan na madaling lapitan, hindi siya mahirap lapitan. Kung ano yung meron siya, isi-share niya. Hindi siya madamot, gano'n, napakabait itong Napakabait itong tao na ito, yan. So, super close ko tayo. Question. Galing kay Samantha De Castro, shout out sa you, friend. Ang tanong niya, oh my God, te. Ex mo ba si Dan? So, oh
my god! That was 2 years ago, I think. Oh, that was 3 years ago. So, nung mga panahon yun, mga 3 years ago, so, di pa sa amin uso yung mga label, commitment, parang ganun. Kumbaga, kung ano yung meron kayo, fling-fling lang, ganun. Kung ano meron kayo, ano, okay na yun, basta mahal nyo, ganun. Thank you, Sam, sa tanong. Galing naman kay Sarah May Villavicencio Rafa. Kamusta love life mo? Shoutout sa'yo, friend. Kamusta love? Actually, love life ko. May life ako, pero wala akong love. Hindi, ang love life ko ngayon, very fine. Okay ako ngayon. Okay puso ko. Okay, wala. Okay, okay sa akin lahat. Ano, single ako ngayon and ready to mingle. I am the one, the way you... Single ako, masaya yung life ko as single, as being single yun. No, ha? So, walang problema, ganun. Pling-pling ka, te! Okay, ganun. So, okay ako. Thank you sa tanong, Sarah. One eternity later. Hindi ko alam kung tanong niya ba na galing sa kanya o galing sa module niya. Charot na. Shoutout sa'yo, Griselda. So, ang tanong niya, sa new normal na nagaganap ngayon, anong kaya mong maitulong sa ating bayan or anong gagawin mo para hindi magpatuloy kumalat ang virus dito sa ating bayan? P.S. Wala akong ibang maisip na tanong. So, para sa akin kasi, bilang isang estudyant, siguro ang maitutulong ko, encourage ko na lang yung ibang tao na always wear face mask, always wear face shield, panatilihin malinis ang katawan, stay healthy, kumain ng sustansyang pagkain. Alam mo, sa maliliit na bagay na it really helps a lot para hindi kumalat agad ang virus. So, ganun ang gagawin ko. I-remind ko yung mga tao na kung sa ganung paraan ba, eh, alam mong makakatulong ka at yun yung malaking may aambag mo sa kanila. Sa panahon ngayon, hindi natin kailangan maging selfish. Sa panahon ngayon, kung gusto mong maging ligtas, isipin mo rin yung kaligtasan ng ibang tao. Para safe ka rin. Thank you, Criselda. Yun mga cutie, hanggang dito na lang po. And see you on my next vlog. Bye-bye! Thank you for watching!